Magandang araw sa atin lahat mga kaitik. Kaway-kaway tayo dyan, lalo na sa mga baguhan na gustong magsimula sa pag-aalaga ng itikan. Sa videos na ito ay ating hihimayin kung magkano ang pwedeng kitain sa 1,000 heads at magkano ang puhunan. Okay? Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe at hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa aking videos na ilalabas. Yan lang, maraming salamat. God bless sa inyo. Simulan na natin ang ating paghihimay ng 1,000 heads na pagsisimula ng itikan. Sa 1,000 heads, kailangan mo talaga maglabas ng medyo may kalakihan na halaga. Pero ang kita naman dito is may katumbas din. Sa 1,000 heads, ang presyo kasi ng itik is magkaiba-iba. Depende po yan sa market value ng inyong lugar. I-range na lang natin ang itik sa 200 ang isa. Okay, kadalasan kasi ganyan, 200. Minsan bumababa, minsan tumataas. So i-range natin sa 200. Kung bibili ka ng itik na 200 ang isa, so sa 1,000 is kailangan mo mamuhunan ng 200,000 ang iyong ilalabas. Medyo malaki-laki yan para sa mga baguhan. Pero mamaya, kung makita nyo yung pwedeng kitain natin, baka sabihin mong maliit ang 200,000. Okay? I-recommend ko sa inyo, sa pag-aalaga, lalo na sa mga baguhan, mas maganda mag-organic feeds muna. Kasi kung baguhan ka pa lang na wala ka pang masyadong budget, mahihirapan ka sa araw-araw na pagkain nila kasi matakaw yung mga itik. Kasi sa 1,000 is uubos yan ng uubos yan ng sobra dalawang sako, mga dalawang sako at kalahati. So magkano yun bawat araw? Nasa 3,000 bawat araw, 3,000 plus, mga nasa 3,500 siguro ang magagastos mo sa pagkain. So may re-recommend ko sa inyo mag-organic muna kayo. Kasi sa organic, hindi magastos yan, kunting diskarte lang ho yan. Number one dyan, bago ka magbili ka ng itik, magtanim ka muna ng azula. Para pagdating ng mga itik mo, mayroon ka ng pampakain. Kasi ang azula, 1 month lang, napakarami na yan. Madali yung tumubo, madaling dumami. At saka, partneran mo lagi ng darak. Darak or ipa. Ayan. Marami nagtatanong dito, ano ba ang darak? Ang darak ho ay yung manipis na rice hull. Kasi yung may makapal yan, tapos yung pinakamanipis. Yan ho yung darak. Inihahalo sa mga artificial na pagkain ng ating mga itik. Tulad ng azola, haluan mo yan ng darak, palawan, kangkong, puno ng saging, sapal ng suya, lumbia. Yan ho yung mga pagkain ng itik na pwede natin makuha sa gilid-gilid. Okay? At number one din na inire-recommend ko sa inyo para mas maganda ang inyong egg production at makakapal yung shell ng inyong alagang itik is kailangan mo gamitan ng Atobi. Okay? Atobi technology. Search nyo lang sa Facebook or sa search nyo lang Atobi technology. Yung Atobi technology na yan is naka-sashi yan. Hinahalo yan sa kanilang inumin para malakas ang kanilang pangingitlog at makapal ang shell ng mga itlog. Okay? So yun nga, nasabi natin na 200,000 ang kailangan mo ilabas na pera. So syempre, kailangan mong gumawa ng kulungan. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, huwag ka kaagad gagawa ng napaka bungga na kulungan. Kahit maggawa ka lang muna ng kamalig at saka mayroong kang net. Sabihin natin yung paggawa mo ng kamalig at saka yung net, sabihin natin, arrange natin sa 50,000 ang magagastos mo. Kasi net lang, tapos discarding cowboy lang dyan sa bukid. Sabihin natin 50,000 ang iyong magastos dyan sa lahat.
Sabihin natin ilalabas mong pera is nasa 250,000. Okay? Yan ho. Hindi po yun concrete ang kanilang tirahan. Yung kamalig lang tapos nakapaikot ng net. Okay, kailangan talaga yung net para hindi sila mapupuntahan ng ahas or aso na pwedeng pumatay sa kanila. Okay? Ayan nga, 250,000 ang pwede mong ilabas na pera. Punta naman tayo sa pwede natin kitain. Okay? So, sa 1,000 heads, ang pangingitlog yan, nagsisimula muna yan sa 10%, 20%, 50% hanggang tumaas, hanggang maging 90%. So, ang ating pagkain is hindi naman na feeds, is na organic lang naman, makukuha sa gilid-gilid. Ang ating lagay lang natin sa 6% ang kanilang egg production sa bawat araw. Okay? Wag tayong ilagay natin sa 90, wag natin ilalagay. Lagay lang natin sa pinakamababa. Wag tayong maghangad ng masyado sa mataas. Lagay lang natin sa 6% ang pwede nating maharvest na itlog sa isang araw. Okay? So kung maying itlog ang 1,000 ng 6%, mayroon kang 600 na itlog sa isang araw. Okay? Tapos, ang itlog, nagre-range siya ng presyo sa market natin is nagre-range siya ng 5, 6, 7, 8. Yun yung mga presyohan. I-range natin sa 6 pesos ang natin ang ating isang itlog sa mababang halaga lang. 6 pesos ang isa. 6 times 600 is meron kang kita na 3,600 every day. Okay? So 3,600 every day times natin sa monthly 30 days. Ang iyong pwedeng kitain is 108,000 monthly ang iyong income. So sa 3 months ang iyong puhunan na inilabas, pwede mong makuha na yung 3 months na yan. Okay? Sa 3 months pwede mo nang makuha. Ang itik natin is nangingitlog yan ng hanggang 10 months. Okay, simula ng kanilang pangingitlog hanggang mga 10 months ang kanilang pangingitlog. Basta ina-advise ko sa inyo, palagi lang kayo gumamit ng atobi. Okay? So, malayo na yung 5 months, bawing-bawi na kayo sa 250 na binitawan nyo. Mas malaki ho ang pwede ninyong kitain pag organic feeds ang iyong gagamitin sa iyong katulad nito. Asula, darak, palawan, kangkong, puno ng saging, sapal ng suya, lumbia. Okay? Yung lumbia, kung hindi nyo alam, nakukuha yan sa mga gilid-gilid na maputik na lugar. Okay? Pwede rin na bilanghoy. Kahit ano pong mga discarding pwedeng maibibigay sa ating mga itik. Kasi ang itik naman, hindi talaga mapili sa pagkain. So mga ka-itik, hanggang dito na lang. Kung mayroong kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba. At kung mayroong ka rin kaalaman, mag-comment ka para ma-share natin sa mga baguhan na gustong magtayo ng itikan. At shout out sa ating mga OFW na gusto nilang gawin na for good business ang pag-iitikan. Okay? Yan. Maraming salamat sa panonood nyo palagi sa aking videos. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan kasi na-experience din natin maging OFW. Napakahirap ng buhay OFW. Okay? Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagsisimula, sinasabi ko sa inyo para hindi malaki agad ang puhunan, mag-organic muna. Maraming salamat.